Special coach po ng Rain or Shine, no? Kung saan Ayan. Welcome po dito sa Doy TV Sports at Tenrica YouTube channel. At well, ating pag-uusapan ngayon ay yung mainit, no, na endgame na itong San Miguel Beermen at itong Rain or Shine Elasto Pacers. Well, Elasto Painters, no? At speaking of that, sino ang mainit? Of course, si Coach Yeng Giao, ang controversial coach po ng Rain or Shine, no? Kung saan hindi niya po nagustuhan, no? Or nabastusan siya, no? Dito kay Terrence Romeo na tumirada ng 3-point shot, no? Bagamat ending na po yung kanilang bakbakan, no? Ang tawag po dyan, unwritten rule, no? Kung saan wala naman po talagang rule na nagbabawal mag-shoot, no? Kapag tambak na, no? O tatapos na ang laban. Wala pong ganun. Pero kumbaga, parang lumalapas dyan, no? Parang, ano, tawag dito? Parang kahit hindi na isulat, no? Parang, ano na lang, amuyan na lang, or intindihan na lang. At yan po ay recognized ng mga professional basketball players, no? Katulad po nila Kevin Durant, no? Stephen Curry, mga coaches like Steve Kerr, no? Dahil kung naalala nyo po sa endgame, eh dumakdak pa itong si ano, Jordan Bell, no? So, napagalan si Kevin Durant. Tapos, parang napagsabihan pa ito si Jordan Bell ng kanyang coach. At marami pong mga NBA players na nagagalit sa ganyan, no? Yung mga patapos na yung laban, titira, mga ganun. Yung iba walang pakialam, no? Kasi di naman po talaga nakasulat kung ano nga talaga yan, bawal or may pack or usapan ba mga players na tayo dito, na wag gagawin yun. Pero yun na nga, kahit hindi na ano, marami po nakakaintindi. At yun po ang gustong palabasin dito ni Coach Yeng Giao na yun na nga, veterano itong si Terrence Romeo. Mas alam niya ito. Pero for what reason, tumirada siya ng 3 points. Siguro pumasok din sa instinct niya sa player na tag dito, na possession pa naman namin ito, di ba? Tapos ang laban, titirahin ko. Ang punto naman ni Coach Yeng Giao, wala namang quotient sa semis eh. So, di nyo kailangan tampakan yung inyong kupunan. Well, ito po, no. Ang take natin dito, para sa akin, nakaka-insulto lang po talaga yan. Kumbaga, tambak na, talo ka na, tas biglang gaganon pa yung kalaban. Para sa akin, hindi. Hindi ito nakakabastos, no. Well, pumunta ka sa sitwasyon ng nananalong team, di ba? Siyempre, masaya sila. Ikaw naman na natatalo, natural na masama ang loob mo, di ba? Lalo na pa, oh, nakakabastos to. Pero para sa akin, hindi. Kasi, para pong boxing yan. Or sa mga MMA, no? Na protect yourself at all times, di ba? So, ganun din dapat sa basketball. Di ba? Ayaw mong tirahan ka, i-depensahan mo. Di po ba ganun? Depensahan mo pa rin. Don't lose your defense, no? Kahit tatampa ka na. Para maiwasan yung mga ganun. Yun lang po ako sa pananaw ko, no? Hanggat hindi pa natatapos ang laban, tuloy pa rin. Depensahan nyo. Di ba? So, ganun sa boxing, ayaw mong masuntok ng alanganin, ng defenseless ka, edi don't lower your guard, no? Protect yourself at all times. So, yun po ang ating komento dyan, no, sa nangyari na yan. At kasi nga po, yung tag dito, yung situation ngayon na itong Rain or Shine, eh sila po'y nasa bingid ng tag dito na pag ng masusweep, no? At malalaglag na sila sa no, championship contender, ano po? Or championship match, no? Pagka sila po tinuluyan na ng San Miguel. At sa
Ginebra naman, on the other hand, at Meralco, well, lamang na po sa serie ang Meralco, no? 2-1 na po dahil nanalo ang Meralco. So, may mga nagsasabi, may nagko-comment po, no? Dito sa ating content, no? Kasi sinabi ko, Ginebra, San Miguel ang maglalaban. Speculation natin, ano po. Well, hindi, nag-base lang po talaga tayo sa lineup ng dalawa. Pero, bilog po ang bola. No, kahit gano'ng kalakas pa isang kupunan, katulad ng Phoenix Suns, pwede itong matalo. At yun na nga. Mabangal po natin yan. Malalaglag ba ng Meralco ang Barangay Ginebra? Diba? Mauunsyam iba yung pagdagsa ng mga Ginebra fans dito sa finals para makapagsalba, no, dito sa PBA, dahil alam naman po natin na topic po natin dito na bago pa po mag-semis tila wala na, ano, hindi na po ganun karaming nanonood, no, or ang crowd ng PBA, dahilan para sila lumipat sa mga maliliit na venues, no. Yan po ang ating pakiwari na kung ang Ginebra at San Miguel ang maglalaban, well, it's a opportunity, no, para makabalik ang crowd, makabalik sila sa malaking venue like Araneta, mga ganyan. Pero kung Meralco San Miguel, well, may hatak pa rin naman po ang San Miguel. Marami rin silang fans. At yung kanila kasalukuyang situation, di na po ako nagulat dun. Doble-doble ang players ng San Miguel. Isa pa, sino makakapigil kay Jun Mar? Wala. Lakas-lakas eh. So kung di po makapasok sa San Miguel, disappointed naman tayo dyan. Lakas-lakas yun eh. So expected na po yan, no? Expected na yan. Kung madali ang Ginebra, well, katawa-tawa. Kasi nga, malakas sila eh. May Twin Tower ka, may dalawang guards ka, may Scottie Thompson ka. Di ba? Bagamat injury ito si Jamie Malonzo, no? Pero malakas pa rin po ang Ginebra. May Tenorio pa. Di ba? Naglalaro po ba si LA? Kaya yun po ang situation ngayon, no, ng ating PBA. At congratulations, no, nakita natin. Nakita ko sa social media kanina na puno nila yung court dyan sa may Cavite, no? Congratulations sa PBA, no? Sana magtuloy-tuloy na yan sa mga regular days. Sana bumalik na ang crowd, ano po. At patuloy po natin aabangan ito, no? Itong bakbakan na to at anong magiging response ng kupunan ng Rain or Shine. Do or die na po sila, no, sa kanilang fourth matchup. At tignan natin kung paano magta-translate ang galit, no, ni Coach Yang Giao dito kay Terrence Romeo, kung babawi ba ang kanilang kupunan or what. Tignan po natin yan. Well, kwentong Ginebra po, no, naalala ko. Nung they are in the verge, no, na masasweep na sila. May nangyari pong bakpakan o suntukan, ano po. Kasi ending ng laro, ipinasok po yung kanilang player na si Boy Valera. Tapos yun, doon nagsimula, nagsugura na. Ay, those are the days, ano po. At hindi naman po tayo natutuwa sa mga may nag-aaway, ano po. Pero yun lang, naalala ko lang, no, flashback. So yun lamang po ang ating napag-usapan sa content na ito. At maraming salamat sa inyo pong panonood. At magkita-kita tayo sa mga susunod na video content kagaya po nito. Dito lamang sa Doy at Day Enrica YouTube channel. Binabati ko po ang mga taga-Italy. Wow, may Italy. Meron pala tayong mga nanonood sa Italy, sa Japan, Australia, US, no? Pangalawa po sa marami nanonood. At of course, yan po sa Pilipinas. At dito din po sa Canada. At napakarami pa pong mga kababayan natin ang nanonood sa iba't ibang panig. Malaysia, Indonesia, no? Nagtataka ako bakit wala sa Singapore. Doon tayo nang galing eh. Nagtataka po talaga ako, no? Nakakarating tayo sa Italia. Nakakarating po tayo sa UK.
Pero bakit wala sa Singapore? Yun lamang po, no? So yun lamang po, magandang araw sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.